Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Nay, tay, kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Kung kayo'y nanonood po sa Facebook, sa YouTube, nakikinig sa DZWB, mula sa aming puso, maraming salamat. Guillermo Mendoza Memorial Awards sa inyong parangal na ibinigay sa ating munting programa na Fast Talk. Maraming salamat. Ang daming tao po dito sa studio. We have about ilan? 4,600 plus people in the studio. Nay, tay, kapuso, please welcome our guests today. Gestonia Alarcon and Angela Alarcon. Hi, Angel. Hello. Long time. Long time, Mosi. Kumusta? Happy to be here, my God. It's yeah, so nice meeting you. Nice to meet you, Paul. Oh, your dad is a friend. Please sit down. Thank you. Kumusta? Kumusta kayo? Okay naman. Magandang hapon, gay boy. Of course, lahat ng mga nanonood sa atin. Gwapo mo pa rin. Thank you. Hindi nagbabago tatay mo. Nagsasabi. Oh, hanggang ngayon, ganun pa rin yun. Pero higit sa lahat, hindi lamang gwapo. Pero alam mo, Jess, sa lahat ng mga taon na ito, ang iyong reputasyon dito sa industriyang ito ay napakabait. Totoo yan. Everybody would say, he's a very kind man. I agree naman, Tito Boy. He's a very good man. He is. No, but okay. If you were, ito, Angela, Angel, if you were to describe, if you were to introduce your dad to someone who totally has no idea as to who he is, paano mo gagawin? Paano mo ipapakilala ang dad mo? Sasabihin ko po sa kanila na he's a very protective and caring father po talaga. Kasi personally, sobrang hands-on po talaga niya sa akin ever since. Baga po ako mag-showbiz, he'd always be there for me and I really appreciate that from him. Okay. Jessica naman, kung halimbawa ipapakilala mo ang iyong anak sa isang taong walang kaidi-ideya kung sino si Angela, paano mo ipapakilala si Angel? Gandahan mo, Dad. Bukod sa kanyang angking ganda, beauty and brain, masunuring bata, napakabait na bata. At may goal siya sa buhay. May dream siya na gusto niyang marating. Masigasig yan. Ang galing, no? Ang ganda ng dynamics ninyo. Naging sino ka dahil sa iyong ama? I mean, at 25, 26, who are you because of your father? I became someone very brave at matapang po talaga. Growing up, I watched his action films all the time. So I got inspired with how he is when it comes to, you know, doing action po. Kaya rin po ako nag-taekwondo. I pursued getting my black belt because of him. Kasi I got inspired po talaga sa mga action movies niya. And I wanted to be someone like him, someone tough, someone who knows how to defend herself. So, yun po. He's my inspiration. Asaka, ikaw, you graduated cum laude, University of the Philippines, taekwondo. Were you in the team of the university? Opo, nag-UAAP po ako before. I represented my varsity team sa UP Diliman po as the taekwondo player. Bakit sa lahat ng martial arts, ba't dun ka napunta? Taekwondo? Opo, kasi it's very easy, honestly. It's like the most easiest martial arts. And talaga? How easy for is me? That? Stan, come here. Well, I know you're in a dress, but it's more of the hands, di ba? Yeah, more on like legs, actually. Ah, legs? Yes, ah, hindi ito? Hindi po. I have this idea na pag taekwondo, ganun. Uh-huh. Pero we use arms din po, Tito Boy. Uh-huh. Like, may onting punch din. And then? Pero, ito yung basic. May mga pa-spinning kicks din po kami. Ha! Pak! Ganon. Ah, okay. Naka-heels so, naka-heels, di ba? Pero, closed ang fist. Yes, po. Closed pa yung fist. Ano ba ang goal ng taekwondo? Pabagsakin ang kaaway? It's more of like to hit lang po sa mga body parts. Like yung full body. Yung sensitive. Chest. Uh-huh. Chest. And then yung sa head po talaga. When you kick the head, yun po yung maraming points. So kapag may competition po, kailangan po talaga yung target nyo is the head. So kailangan your kick, dapat ang kick mataas? Mataas po, and very fast. Paano ka man nagiging isang black belter? We have promotion test po every time eh. So may mga test po kami na kailangan gawin, may mga forms that we have to do. So every time we do that, pataas ng pataas po yung level po namin. Galing. So, nakaka-proud. It takes years po, Tito Boy, talaga. Pero takes a lot of time, yeah, and a lot of drive, determination, and bravery, sabi mo nga. Please sit down, di ba? Ibang plan. Nagagamit mo ito sa mga, katulad halimbawa sa Black Rider?
Yes, hopefully in the future. May mga action scenes pa po sana na ilalagay sa amin. Sana mabigyan ka ng pagkakataon. Yeah. Gumawa talaga ng action film, di ba? Kaya naman yan. May background ka ba, Jess? Kasi ang daming action films na ginawa ka. Well, nung nag-umpisa tayo mag-action, bago tayo sinabak ng Seiko Films that time, talagang pinag-training naman nila ako sa mga fight scenes, etc. And then, taekwondo na-try ko rin, pero hindi naman ako umabot sa black belt. Pinaka-proud. Your daughter graduated cum laude, Universidad ng Pilipinas. How do you feel? Nako, very thankful kami ng wife ko ni Lizette at ang buong pamilya. Hindi nga namin akalain na sa pagka-busy niya sa kanyang martial arts ay maging cum laude pa siya, no? And sa UP pa yan, di ba? So napaka-hirap yung pag-aaral dyan. Pero yung pagpasok mo sa pag-aartista, paano ko nagpaalam? I mean, hindi ba nahirapan si Angela magpaalam sa'yo? If you had your way, gusto mo sana huwag na lang mag-artista o gusto mo? Well, ako naman kung ano yung gusto niya at magiging masaya sa buhay niya. Nabanggit niya dahil ng high school yun. Habi niya, Dad, pag-graduate ko ng college, gusto ko rin mag-showbiz. Habi ko, talaga? Gusto mo talaga? Eh, di ba, baka gusto mo mag-doktor o whatever, ano man gusto mo. Habi niya, sige, susubukan ko itong ano ko, habi niya. So sabi ko, sige, tapusin mo para at least. Pag nagsawa ka sa showbiz, ayaw mo na, meron kang fallback na, I mean, meron pwede kang ibang career. Hindi priority po talaga, Tito Boy, is to graduate talaga para may fallback just in case. At saka parang payagan ka rin. Payagan ito. Ano naman siya, masigasig exactly. Talaga, gusto talaga niya. Para payagan ka dahil ang, di ba? Was that your way of discouraging? Ayaw mo mag-abogado, ayaw mo mag-doktor. Was it your way of discouraging Angela na baka naman pwedeng iba? Hindi ko naman nasasabing ganun, Bear Boy. Hindi ko na... Kasi alam mo ang industriyang ito, alam mo ang ginagalawan nating mundo. Yes, siguro nga po. Just Tony, alam mo yun, di ba? Kasi nasa iyo naman, eh. So sabi ko, kung gusto naman at ambisyon niya, di why not? Kahit mahirap naman yung pigilan mo siya, sa gusto mo, ipipilit mo sa kanya, mahirap naman yun, di ba? Jess, ano yung pinaka-importanteng leksyon na natutunan mo bilang isang artista na parati mong ibinabahagi kay Angela? Well, siguro yung kailangan pa nag-showbiz ka, nag-enter ka sa showbiz, yung ando na yung passion mo sa pag-showbiz, sa pag-artista, yung mamahalin mo yung trabaho mo, mga katrabaho mo na maging walang problema sa'yo, at ituring mo siya talagang career na talagang iingatan mo. Yeah. Oo. Wala pa namang pagkakataon, Angela, na, Dad, hindi mo naman sinabing, ang hirap pala nito. Wala pa? Wala pa naman po, Tito Boy. Ang puyata naman pala ito. Yun lang ang mahirap dyan. I expected it po. Kasi po, Tito Boy, bata pa lang po ako. Sumasama na po kay Dad. Saling kit-kit na po ako sa tapings niya. So, I kind of had a glimpse of it, of how it's like na po. You know, I was a very young writer. I did an interview with your dad. Naalala ko yun. When People's Tonight po was edited by my dear friend, the late Louis Camino. Naalala ko yun. I did an interview with you. At napakaganda rin yung kwento. Yes, thank Kumusta you. Ang mom? Okay naman po si mami. Malakas na malakas at tuloy-tuloy lang yung kanyang mga check-up sa doctor para ma-maintain niya nag-good health. Bilib na bilib ako sa'yo noon. Nung sinabi mo sa akin na nagtatrabaho bilang lady guard ang iyong mami. Ina. Nagsipag, talagang itinaguyod kayo. Di ba? And then, nung nakapag-umpisa ng showbiz, nung medyo kaya na, so pinasta po na isa sa being a lady guard. Pero, Jess, sa'yo naman, sa palagay mo naging ano ka dahil sa iyong nanay? What have you become? Naging anong klase kang tao well, dahil siguro, sa iyong ina? Si Mami Mel kasi talagang dinidisiplina rin niya ako nung bata pa ako. Talagang okay lang, ayusin mo pag-aaral mo, iwas ka sa barkada, sa masamang barkada, at huwag kang mag-drugs o kung ano mo. So yun lahat yung ginawa ko. So para hindi ako mapasama sa buhay. So, maganda. Yung pagpapalaki mo sa iyong mga anak, ano ang namana mo sa nanay mo? Well, siguro po yung pagiging disiplinaryan, pagpapaalala, no? Maging maingat din kayo sa buhay nyo. Of course, siyempre, mahalin nyo kami mga parents nyo, kami ang kataguhin sa inyo, di ba? At the same time, yung maiwas sila sa mga masasamang barkado. Paano kayo nagdisiplina, Nelisa? Well, kinakausap lang namin sila. Hindi kayo naman? Hindi naman. Medyo minsan may konting taas ng konti ng boss, pero ang gando lang naman. Hindi naman kayo naging pasaway. Just to remind. O minsan, Tito Boy, normal lang naman maging pasaway na anak minsan. Pero bumabawi naman eventually. Ano naman sila, masusunurit, mabait na anak, I can say. Kasi hindi sila yung mga tipong mga bata na kailangan every week nasa mga gimmickan. Hindi naman sila ganon.
So, may occasion baka hindi lang. Mo lang alam. Hindi, no, joke na sinasabi. Sabi ko, Angel, baka hindi mo lang alam. Oh, pero, nakakasiguro ka at nakakasiguro tayo. Tingnan mo naman, na napakabuti at napakabait ang iyong mga anak. Okay. And the way you raise them. Di ba? Opo. At hindi ko akalain na magkapitbahay tayo. Opo nga. Oo, nakakatuwa naman pala. Isang tumbling lang eh. Pwede na tayong maghingian ng ulam. For sure. Nakatoka ko din. Ako din doon. Aside from martial arts, do you cook? Do you, what do you do? I do a lot of sports po kasi talaga. I do skateboarding, climbing, hiking, running. Very adventurous po talaga ako. So, yeah, yun po. Ang dami ko po talagang gusto gawin sa life. Let's take the adventure of fast talk. Okay. Okay. Let's try this. In 2 minutes to do this and our time begins now. Let's start with Dad. Jess, sexy star, action star? Action star. Cool dad, hot dad? Hot dad. Dad bod, gym bod? Gym bod. Your favorite role? Action, more than paboritong leading lady? Leading lady, Lizette Alarcon. Your favorite time with kids, kailan? Madalas sa bahay ang bonding namin. Favorite time with wife, with Lizette? Anytime. Angela, atleta, artista? Artista. Brainy, healthy? Both. Daddy's girl, mommy's bestie? Both, boy. Black rider, black belter? Both. Madalas niyong pag-awayan ni Daddy? Umuwi ng late. Saan kayo magkasundo ni Daddy? Sa pagkain. Saan kayo hindi nagkakasundo ni Daddy? Kapag late ako umuwi. Sis Tony, pakita mo nga sa amin your matinee idol post matinee, face. Matinee, mga 80s na yan. Yeah. May ganun talaga. No? Your sexy star face. Sexy star face. Paano ba yan? Yun, no? Ayun! Your action star face. Action star. Antonio sa Black Rider. Yeah. Ah! Angela, bagay na lagi mong sinishare kay Daddy? Love life. Wow! Really? Bagay na ilang na ilang kang ishare kay Daddy? Problema ko with finance. Angela, mommy o daddy, kanino ka mas nagmana? Mommy. Kanino ka mas takot? Daddy. Daddy. Sino ang mas masarap ka bonding? Both. Mas lagi mong hinihinga ng pera? None. Siyempre kasi I'm stable. I know how mas to. Mas lagi mong hinihinga ng payo? Both. Jess, lights on or lights off? Ano ba yung lights on at lights basta. Off? Joke lang. Off. Sagot ko talaga. Basta. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Anytime. Angela, complete the sentence. Anak ako ni Jess Tony Alarcon, kaya... Kaya mahilig din ako sa action. Wow! Ah! Babalikan ko lang. Nagsishare ka ng mga kwento sa dad tungkol sa love life. Pag-usapan natin yan. Ano ba ang kwento? Jess, isang araw sasabihin ni Angela, hypothetical, Dad, gusto kong mag-super sexy. At pagdating sa mga manliligaw, meron ka bang mga rules? Meron ka bang mga batas? Lahat ba ng mga nanliligaw o naging boyfriend, kung nagkaroon ka ng boyfriend, alam mo ba o hindi mo alam? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Babalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama ho natin Angel Gestoni. Okay, let's go to yung love life. You're more open to dad about your love life. Let's go to the last kwentuhan pagdating sa love life. Well, actually, may mga dumadalaw sa kanya ng mga boys sa bahay talaga. Ang gusto ko lang naman kasi makilala ko. So, natutuwa ko pag nakikilala ko in person. So, diba? Uh-huh. Kung ano man magiging development nila, eh, nasa kanya na yun. Hindi mo ako sabi, oh, wag yan kasi ganyan. So, titignan ko rin kung okay naman sa tingin ko. Mukhang okay naman yung bata, mabait naman. Tapos mukhang sa tingin ko, mamahalin naman ang si anak ko. Di, why not, di ba? So, pag hindi okay? Pag hindi okay, edi pag-usapan namin yan sa likod. Hindi, no, but I want to find out, ano ang okay, ano ang hindi okay? Well, siyempre, titignan ko rin yung family background. Okay. At the same time, kung
may okay naman yung work ng bata, ano, at makita ko naman kung okay naman intention sa kanya. Saka it takes a while, no? Yes, paano ang proseso bago mo dinadala sa bahay at ipinapakilala sa parents? Siguro it should be multiple dates po muna, Tito Boy. I need to know first if worth it na po mapakilala sa parents. If genuinely, I have a connection with the person, if alam ko naman yung intention siya sa akin is mahal po talaga niya ako, doon na po talaga ready ko na siya pakilala. Nakakailang boyfriends ka na? At 20? I would say siguro mga dalawa na po. Kilala pareho? Yes. Naisip ko tayo, once it's rude to ask Angela how many, but it's in that context. Yes, oo. Mga ganun. Kilala ng dad at mom? Yes, napakilala ko na may nadala na. Dad, mom, pagdating sa boys? It's more of my dad po talaga dito. Uh-huh. My mom is pretty chill about it. Okay lang. Okay lang kay mommy lahat. I mean, happy siya, basta happy ako. Pero si dad po talaga, talagang bina-background check po niya. Kasi sabi ko lagi. Bakit, Jess? Anong pinanggagalingan mo? Meron ka bang mga in-edge? Wala naman. Well, gusto ko lang na bilang ama, maging safe siya sa mga sinasamahan niya na alam namin kung nasan siya, sino kasama. So, that's it. At hindi nawawala yung conversation? Yeah, hindi nawawala yung pag-uusap? May mga... Up eventually, lahat nasasabi mo kay dad? Not everything. Pero I would always like say this and that to this from this person. Na, oh, I had a date with this guy. So parang nakakwento-kwento eventually. And kinakwento ko rin kung ano yung personality ng guy. So nakakwento ko rin. And with that, like, nagiging close po talaga kami. Ang dating din sa akin, pagdating sa pera naman, you're independent. Ah, yes po. I try my best. At this point in your life, it's not like mom pahingi, dad pahingi. No po. But galing. They give me. And who are you to refuse? Yeah, who am I to refuse? I'm a good daughter naman. But as much as possible po, since I'm, you know, maturing na din, I try my best to live independently. Pero you have decided na ito yung trabaho na gagawin mo. Yes po, Tito Boy. It has been a dream po kasi ever since bata pa po ako. So alam ko po yung pinasok ko and gusto ko pa po i-explore pa po siya. Huminto ka sa politika. Ang ibig sabihin nito, you know, like a councilor, vice mayor, vice governor, I'm sorry, bukal. Yeah, are you going back to politics? Well, na-invite naman po tayo na to come back. So I'm just waiting kung ano yung magiging plano. So hintay lang. Isang araw sinabi ni Angel, Dad, gusto ko rin pumasok. Okay lang sa'yo. Basta kaya niya, takbo ng politika, why not? Kung gusto niya. Para masaya naman pagtatapos ang ating pag-uusap, mag-action scene nga tayo. Yay! Chang Susan, pasok ka. Dito ka, Chang Susan. Tama-tama yata. Pang-action. Turuan niyo nga kami. Para. Do you follow a routine, halimbawa? Gandahan mo, ha? Yes, dito mo. Oo. Stretching muna para stretching. Bago mag-ano. Baka isang oras ng stretching natin. Hindi nga ako marunong mag... Ayan. Ito, stretching, ganon. Stretching muna. Okay. Are you stretch? Okay, and then? Ano yung mga stances na sa Pai Chi Diamond, sa mga action films. Okay. Yung kailangan yung pagsuntok, no? Siyempre, hindi pwedeng totoo, kailangan yung daya lang. Okay. Pag pinansyo ng ganyan, kasapaw mo siya sa sabayan mo. Parang okay. Suntok ako, 1, 2, PAM! Ganon? Yeah. And then? Pero i-jerk mo na maganda para naman hindi... Ah, ibig sabihin yung jerk ko kanina hindi maganda. Po, yung kalaban. Okay, so importante lang is i-memorize mo yung numbers, yung routines, para naman hindi kayo magkatamaan ng kasinso. Ah, okay. So, pak! Mas magandang medyo malayo ka. Kasi pag malapit, usually, pag aksidente, natatamaan yung partner. At masakit yun, di ba? O sige, accidente. one last. Yeah. Okay. Mag-right ako, pak, and tapos, then ilalim, left. Oh, tapos isa pa. So there's one, a, pak! Two. Tapos isa pa dito para, pak! Ganun na. Ay, sorry po. Imbitahan natin ang lahat. Sa Black Rider, Jess, Angel, please. Invite everybody here. Okay. Yes, maraming salamat, Tito Boy. It's an honor na kami na-imbita. Maraming salamat. Of course, Black Rider po, gabi-gabi yan, Monday to Friday. Simulcast po sa GTV. Yes. At of course, GMA, 8 PM po yan. Panoorin niyo po. Of course, Ruru Madrid at marami pang iba. Yes, abangan niyo po kami dyan sa Black Rider. First time ko po makasama yung tatay ko sa teleserye. Yes. So, very, very exciting po yan. So, abangan niyo po yan, guys. Ay, maraming salamat. Thank you. Salamat, Jess. And flowers to your angel. Salamat. Maraming salamat. Naitay ka, puso. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Araw-araw, suportahan po natin si Angela at saka si Justoni. Be kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. And do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless.